Oh, mga kapuso, ngayong umaga, bibigyan namin kayo ng ideas kung paano makakamura sa inyong mga Christmas decorations gamit ang mga kagamitang pwedeng i-recycle. Para dito, bibigyan tayo ng tips ng isang mommy from Valenzuela, Desiree Mondala. Magandang umaga, Desiree, at welcome sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning din po, Sir Harold. Grabe, maraming salamat, Ma'am Desiree, for joining us. Welcome to Dagupan, by the way. Kumusta ang gising natin dyan sa Valenzuela? Okay naman po, medyo makulimlim po ang umaga. Opo, pero kayo po, dyan sa buong pamilya, kumusta naman po ang gising natin? Okay naman po. Okay naman po, sir. Amazing. Thank you so much. Now, Desiree, ano yung pinagkakaabalahan mo sa araw-araw? Actually po, isa po akong full-time mom. May tatlo po akong anak. At may mga konting pinagkakaabalahan dito sa bahay. Isang maliit na mga sidelines po. Ayan. Like, a load. Printing, ganun po. Nako, napaka-discarte naman pala ni Mommy Desiree. Ayan, di ba? At syempre, sabi nga nila, ang trabaho ng isang mommy ang pinakamahirap, pero pinaka-meaningful, di ba? Napaka-challenging. Oh, now, Desiree, kasi trending yung iyong mga gawang Christmas decors mula sa mga recycled materials. Bakit mo naisipang gawin ito? Actually po, na-start ko lang siya kasi may project yung sa school ng anak ko ng mga recycled lang siya na gawa sa bottled. So, nag-try lang po akong gumawa. Nag-submit lang ako ng 2 piraso yata sa school. Tapos, yun po, nagustuhan ng mga ka-co-parent ko na maganda daw, okay naman daw po. Kaya ayun, nag-try akong gumawa, umulit po gumawa. Ngayon po, ano-anong mga recycled materials ang ginagamit ninyo sa paglikha ng mga magagandang decors na to? Actually po, mga bottled juice po. Tapos yarn, stick glue, yun po, yung pinaka-importante gagamitin. Now, ang tanong ng bayan, Ma'am Desiree, for sale ba itong mga to or for family use muna? Actually po, may nagawa ko for family use lang. Pero may mga parents kasi na nagpagawa sa akin. What? So, nag-try lang po akong gumawa ng 5 pieces yata. Medyo ano naman po. Diba? Ibang po. Ayan na, pandagdag ano. Oo, diba? Gumana lang yung creativity eh. Kumita ka na, diba? Now, Desiree, paano mo natutunan yung mga paggawa ng mga decors na tulad ng mga ito? Actually po, gumawa lang ako. Parang naisipan ko lang gumawa. Ay, hindi ko naman po siya talagang, ang tawag nito, yung talagang, nag-try lang po akong gumawa para lang sa project ng anak ko. Tapos yun. Pero dati po, kasi, last year po, may ginawa din ako dito sa bahay. Christmas tree naman siya na gawa sa mga Lego toys ng mga anak ko. Mm-hmm. Dapat itatapon ko na yon. Kaso, ginawa ko lang Christmas tree sa loob na. Dinikit ko lang sa wall. Kaya, nag-try ako. Yung sa ano naman, tinry ko lang yung bottled water or bottled juice. Tapos, yun po, okay naman yung kinalabasan niya. At hindi lang okay, maganda yung kinalabasan, Ma'am Desiree. At ngayon nga, syempre, para naman na magaya ng mga magulang na nanonood ngayon, baka po pwede nyo pong bigyan ng tips ang mga kapuso natin kung paano ginagawa itong mga decors na ito. Ma'am Desiree, go ahead. Actually po, yung tips lang naman na simple lang, tiyaga sa paggagawa ng decor na to kasi hindi siya madali. Kasi maraming mga... Ako actually, sa akin, marami akong frustration sa paggawa nito. Hindi ko siya agad nagawa. Pero yung tiyaga, tapos yung tiwala sa sarili, tsaka yung mindset mo, positive mindset na makakagawa ka ng isang bagay na ganito na. Oh, di ba? Tama yan. And panghuli na lamang, Ms. Desiree, panghuli na lamang po at tulungan niyo naman po kaming hikayati ng mga kapuso natin upang
mas maging resourceful, lalo na sa paggawa po ng Christmas decors? Sa mga kababayan ko, kapuso, hinihikayat ko po kayo na mag-recycle ng katulad nito, ng iwas ay bawas ano to, bawas sa basura to. Makakatulong ka pa sa kapaligiran, tapos mapapaganda mo pa yung kapaligiran, tapos magkakaroon pa ng decor o makikita nila maganda. Ayun po. Ms. Desiree, maraming salamat sa inyong oras this morning. At syempre po, gagawin ko yan sa bahay namin. Thank you po. Thank you po. Diyan lang po kayo mga kapusong babalikan mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.